Rodelio! Rodelio! Ito na kami! Susurprisahin ko kayo, eh! Susurprisahin ko kayo! Ang daldalo mo kasi kung kanikani ko. Ah, nakuha ko ng babae. Kala mo ba? Tanggal? Ano ba yung mapa kanina? Palayon parang ma- Sumuko na kayo. Napapaligiran ko na kayo. Ayos ah. Ganda. Pero mabigat din pala to ah. Kita yung midala ng kahoy tapos midala pa saging. Ayaw nga hinihingal din eh. Magandang umaga mga kadidip, paribagong araw, paribagong vlog na naman tayo ngayon. Ang oras po natin ay alas 10 na po ng umaga at araw tayo ngayon ng Martes. Martes ba o Miyerkules? Ganun talaga mga kadidip, makakalimutin na tayo eh. At petsa 27 na po tayo ng February. At ngayong umaga, iiwan ko muna dito sa kapanalig sa tubo. At uwi muna ako ng bahay para kumuha nga tayo ng gamit dahil mamaya nga pupunta kami ng Lipa para punta si Paring Kautol. Dahil ng birthday nga ng anak niya, hindi kami nakapunta. At yun, nag-chat naman si Paring Kautol na pinapupunta nga ngayon dahil doon na raw gaganapin yung kanyang birthday. Kaya pupunta kami. At yan, uwi nga tayo ng bahay para kumuha muna ako ng mga gamit. At may plano nga yata si Paring Kautol na doon ganapin sa beach yung kanyang birthday. Kaya yun, pinapupunta kami. At syempre mamaya doon na tayo sasakay sa ating motor. At si panalig naman ang kasalang ata sa akin dahil alam niyo naman parang nagkaroon na siya ng pobya sa pagmumotor. At si Kayalo ni nando sa taas. Ako nang dadala isa! Tuwan mo na! Mga saging! Yun, may dalang kahoy, may dalang saging. Kaya yun, tinatawagan ko na sabi ko ako nang dadala ng isa. I-update nila kayo mamaya mga kadide. Iwan naman ang saging! Ako nang dadala! Ako nang dadala ng saging! Yan. Nakapagod talaga mga kadide yung tumas dito. Pagtas pa lamang dito mga kadide, exercise na. Kaya yung mga bisita nating napunta dito, sinasabi lagi nila na pag may ilang balik mo dito, sigurado mamamayat. Taba na saging ni Kuya Luni, oh. Puno na pala saging, taba. Ito pong saging na ito, kung tawagin dito, lakatan. Dati niya, tayo ang nagdala. Kasi Kuya Luni, may pasan ng kahoy. Tapos may daladala pa nito. Kaya sinigawan ko na ako na ang magdadala. Pero mabigat din pala ito, ah. Kita yung midala ng kahoy, tapos midala pa saging. Ayaw nga, hinihingal din eh. Right mga kadidi, at ngayon nandito na nga tayo sa taas. At yun, nadala na rin natin yung saging ni Kuya Luni. At may gusto lang po pala kong pati ng happy birthday, advance happy birthday si Paring Kautol dahil birthday nga niya bukas. At doon niya gaganapin, kaya kinakailangan kong pangitin doon. Ah, hindi pa. At uwi nga muna tayo ng bahay. Time check lang po tayo mga kadidoris po natin. Ito, 55 na po ng hapon. At ngayong hapon, nandito tayo sa bahay. Dahil kukuha nga tayo ng ating damit. At magbabaon din tayo papunta doon sa Lipa. At pupunta nga kami ni Paring Kapanalig sa Lipa para umatin siya birthday ni Paring Kautol. Kaya kinakailangan magbantay ng damit. Sabi ni Paring Kautol na sa beach nga raw kami pupunta. Ngayon, kailangan natin may dala at yung si Kapanalig. Kanina ko pang iniwan doon sa kubo. Kaya ngayon, liligo lang tayo. Pagkaligo natin mga kadede, pupunta na tayo sa
tamayo para makapaghanda na dahil mamaya ng alas 5 bibiyahin na kami ng Lipa papuntang bibiyahin na kami ni Kaparag papuntang Lipa at dito nga kami sa Sakaykay Mayo Ay. At siyempre gusto lang akong i-unboxing dito dahil may padala nga dito si Sir Lagalag. Biglang may dumating sa akin parcel na ito yung parcel at i-unboxing nga natin bago tayo umalis. Maraming maraming salamat kay Sir Lagalag 44, sadyang napaka-supportive ni Sir Lagalag 44 sa team Katanalig at kahit sa mga ibang team. Maraming maraming salamat po Sir Lagalag 44 at kay Mami Bitbayon. Oo nga, maraming maraming salamat po. Sana palagi po kayo mag-iingat dyan. I love you po. Right mga kadidi, at ngayon atin na kang i-unboxing yung bigay ni Sir Lagalag sa atin. At siyempre ito muna ang ating uunahin. Kukuha nga tayo mga kadidi ng gunting. Kaya pronto eh, guntingan pa. Natin siyang binubuksan para makita natin mga kadidi kung ano kaya alaman nito. Alright mga kadidi, at yun nga, bubuksan na natin itong brake case number 1 para malaman natin kung anong kanyang laman. At yun nga, ito nga tinadar sa atin ni Sir Lagalag para magamit natin. Hindi lamang natin alam kung ano na kaya ang laman nito. Parang kumakalog siya, baka bumbal laman ito ah. Bubuksan ko pa ba ito? Parang nakakagulat mga kakadidi buksan eh. O siguro excited na kayong buksan natin to. Bukas na lang natin buksan. O sige, buksan na natin para makita nyo naman. At yan, maraming maraming salamat po talaga Sir Lagalag 44. Bubuksan na natin ang brake case number 1 kung ano kaya ang tunay na nilalaman ito. Brake case number 1. Balot na balot. Wow! Siyang barina, ang laman ng brake is number 1. Barina disposable. Tingnan natin yung nasa loob niya talaga. Baka ketchup ang laman ito. Tsaang! Isang barina. Siyempre, titingnan natin yung barina. Kahit sa bubong, pwede ka. Sumuko na kayo! Napapaligiran ko na kayo! Ayos ah. Ganda ng tatak, original. May laser pa. Ano pinapatay yun? Yung Sir Lagalag, nabano pa ko tuloy nito. Paano ko ito patayin kaya? Madali pa para patayin ito. Ngayon, patay ka sigurado. Namatay na pala. Takot talaga sa pamalo. Joke lang po yun. Ganda talaga Sir Lagalag na pinadala nyo. Quality ng quality. Parang steel barrel ah.
At may number. Yes. Para malakas, mahina, number one lang pala yun. Ganda talaga mga kadidi. Ganda talaga ng pinatadala sa atin ni Sir Lagalag 44. Yan, nabuksan na natin mga kadidi yung isa. Siyempre yung isa naman. Natapos na nga natin mga kadidi buksan yung isa. At siyempre, yung isa naman. At yan, kumpleto nga siya at meron din siyang pangkalas at may dala na rin bala. Pero daming bala. What are my tools? Na pambala rin pala yung dito. Para mga pangkalas. Ayos ah. Siyempre, babalik na ulit natin siya. Dahil hindi pa naman natin ito magagamit siya ngayon. Dahil papunta pa nga kami ni paring panalig ng hindi pa para punta si paring kautol. At ito po pala mga kadidi, the charge. Yung pinadal ni Sir Lagalag. Kamatis ang aking charger ah. Type C. Nabalik muna natin dito sa kanyang lagayan. Balik muna natin siya. Siyempre, tinamang isa yung ating buksan. Oh, minahulog na sigar nyo. Sige, sigar nyo dito. O kaya isang ito. Ang hirap buksan, ah. Dali lang buksan nyo yan. Ah! Wow! Unang dukot level bar. Ganda na level bar ha. Nice, parang gagawin na babalik ni Sir Lagalag uli ako sa pagpapanday ha. Bakit yan ito? Level bar, barina. Ano pa kaya iba? Tingnan po natin mga kadidin ba? Ito po mga kadidin, napakalaking bagay sa pagpapanday mo. Dahil pag tayo po ipapanday mga kadidi, dito po natin makikita yung pantay ng ating ginawa. Kaya kinakailangan itong tubig na ito nasa sa gitna para malaman natin diretso yung ginawa natin. At siyempre meron din siyang pasukat dito sa gilid. Yan. At ito namang iba. Oh! Nice! May iskwala pa tayo. Ito na mga iskwala mga kadidi, kung gusto nating malaman na diretso yung gawa natin. Yung pantay sila, halimbawa po 45 tayo, yung kinakailangan, magkakapantay sila para pag halimbawa nakadabdara natin ng pinto o di kaya bintana, hindi siya tatagilid. Yan ang purpose nitong iskwala. Tsaka sa pagpo 45, malaking bagay, halimbawa tulad nito. B45 ka at dali o diba B45 na pala ito eh oh. Lagyan niya mo lang siya B45 na meron din label o oh. Ito yan ang pangalawa natin nakuha at siyempre yung iba pa ano naman to ano to pamalo. Ah! Stand ng cellphone pag magla-live ka. Di Bluetooth. Oh. Iba, may ilaw siya. Gaganda ng padala Sir Lagalag ah. Ito yung stand ng cellphone pag tayo magla-live. Siyempre, dito natin siya lalagay yung cellphone natin. Yan. Yan. Tapos, ihilahin natin ito. Ganyan. Iipit dyan ng cellphone. At ito naman, hindi natin siyang patasin.
di ba? Mahaba siya. Ganda. Ay, nung bumalik. Yun, ganun lang pala yun. No, nabubuhay yung Bluetooth niya, oh. Nabuhay. Ah. Nabuhay, solar ba to? Pa sa loob ba? Hmm? Can charge? O, ganun o. Ito yung ginagawa dito. Na ganyan. Yan, at nabuksan na natin mga kadidi yung iba. Mayroon pa eh. Pero bago natin siya buksan, yun ang kailangan, ibalik natin itong mga kinuha natin, ibabalik ulit natin siya sa dati. Oh, may iwan to ah. Yan. At meron pala dito. Charan! Wow! My favorite is Metro! My Metro! Diba? Okay! Original na Metro eh. Oh, kita nyo kahit malayo o tigas o. Oh. May magnet siguro to. Wala pa. Ganda! Oh, ganda lumipad. Alak sa hangin dito mga kalidi. At may nakakapapa ko dito. Yan. Kaya po. Kaya po siya ito. Three-way. Gusto natin na sinasabing three-way. Iyon. Ah, sa cellphone din to ah. Pag nagla-live ka, hindi pa tayo nakakapag-live. Hmm. Pag ganun, pag ganun, ba? Parang mahaba ito ah. Ah! Tripod! Kaya pala sabing three-way. Okay ha. Pwede siyang ah, ano? Kira ko ba? Tanggal. Ano ba yung mahaba kanina? Yun pala yun. Parang mabas siya. Ganon. 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 Kasi walang lock. Ah, meron pala. Pag ginanon mo, lalock siya. O, diba? Malabay ito siya ito ah. Siyempre, kinakailangan pagka ibibili ng mga gamit or pupunta kayo sa mga palengkit, bibili kayo, kinakailangan chichikin mo muna lahat. Tulad nito, kinakailangan chikin natin, siyempre, pag yung hindi okay, kaya mo kayo sarlagalag, sasabi na bakit di mo binuksan? Sana binuksan mo para nakita mo kung sira. So, tulad dito, nakita ko okay naman.
Kaya Sir Lagalag, maraming maraming salamat po sa pinadala niyang ito. At siyempre, napakalaking tulong sa akin nito at siyempre sa amin na rin. Hindi naman, siyempre, pag dinala ko ito sa kubo, lahat kami gagamit doon. Yan, makikita nyo, oh. Yan, makikita siya nyo, nakabigay yung style niya. Yan, oh. Paganyan siya. O, diba, pwede rin yung GoPro natin dito. Papatong lang, tutornilyo lang natin siya dito, pwede na siya dito. Yan, at ibabalik na nga natin ulit sa dati mga kadidi. Dahil kailangan na nga natin maghanda dahil papunta nga tayo ng Lipa. Babalik na ulit natin mga kadidi sa dati. Kalpalis nga tayo. Na kailangan na natin magmadali dahil hapon na. At out po pala kay Sir Rex Parado at kay Sir Arturo Jornacion at saka kanyang kay Mami Elena. At out po, sana palagi po kayo mag-iingat at siyempre sa vlog na 44 at kay Mami Beat. At out po, ingat po kayo dyan palagi. Yan, at naibalik na nga natin mga kadidi sa dati. Ito yung bahay nito. At siyempre, kailangan na nating maghanda dahil papunta na nga tayo ng Tamayo. Dahil diretso na kami na parin ka panalig ng Lipa. Yan. At ibabalik na muna natin ulit sa kanyang lagayan. Ah, dito pala galing ito eh. Balik natin siya dito. Nalagay ulit natin sa kanyang pepuan. Yan, tago muna natin ulit siya. Oh, huwag ka mahulog, baka pang wala ka pa. Metro. Ah, sorry. Libre bar. Barena. So, di ba kasi lock dito? Okay. At siyempre, tatago na natin siya. Alright mga kadidi, at ngayon nakatapos na nga tayo maligo at siyempre nakabayos na rin tayo. At yan, makikita nyo naman ha. Nakapurma na tayo, nakasapatos na tayo at ready na nga tayo. Papunta ng Lipa. At syempre bababarin muna tayo kay Kapanalig para punta natin si Kapanalig. At isa pa, naandun din yung aking helmet na iwan ko nga doon, kaya bababa pa rin tayo. Tara, samahan nyo ako mga kadede pag punta ng Lipa. Nandito na nga tayo mga kadede sa Tamayo. At syempre pababa na tayo ng kubo para puntahan na nga natin si Kari Kapanalig. Tingnan natin kung nakabase na kaya siya. At maaga pa po naman mga kadidi, alas 4 po lamang. Pero pag-usapan namin ni parang Kapanalig, alas 5 kami pupunta ng Lipa. Siguradong aabutin kami ng dilim nito sa daan. Kaya sana naman makarating kami doon ng ligtas at yung magaga pa sana, para sa ganun makapahinga ng ayos. Dahil pag gabi nang dadating, sigurado na pagdating mo tulog ka na, hindi ka na makakabanding-banding sa labas. Pero pag yung gayak na si parang Kapanalig, sigurado na kahit wala pala 5, pupunta na kami. Bababa na nga tayo. Ayan. Mga kadidi, at ngayon lalakad na nga kami, pupunta kami ng Lipa. At siyempre, sama natin si Kapanalig na andyan si Lalo. Yan. Saka nga tayo kita ay Niyo. Yan, at nag-agayak lang tayo mga kadidi at papunta nga tayo ng Lipa. Siyempre, ito ang ating sasakyan. At iiwan muna natin kay Parang Kapanalig. Yes. At Parang Kapanalig. Dito tayo sasakay kay Niyo. Tara na.
Di ba, are? Tantambay lang muna tayo dito mga kabilya. Kumanya tayo ng 7-11. At yan, parang kapanalig nando sa loob. Nabili lamang siya ng aming ay ng maatid. Tayo na nga lang natin dito sa labas. Kaya nga tayo pumasok. Nandito yung kanyang helmet. Ito lang natin at tingnan natin kung ano kayang binibili niya. Parang ang sabi kanina, bibili rin siya ng tubig. Hindi nga tayo makapag-flex sa biyahe dahil ito ating lagyan luwag. Kaya ngayon nandito na tayo sa bayanan Pipa at nalapit na nga tayo na parin sa utol. Wala, napaka traffic. Tandaan mo yung kanto pre. Uy, traffic. Tandaan mo kung saan tayo kakanan. Dinero. Then pagdating doon kakaliwa tayo no. Ah, parang tanda ko na rin. Kaliwa, kaliwa kanan. Okay. Ha? Daw maglagabi. Alright mga kapatid, at ngayon nandito na nga tayo sa Lagusta at nakapasok na nga tayo, nalalapit na tayo ng parin sa hotel. Siyempre tayo pa rin ng driver, ang kaspar natin si paring Louie na may phobia. Lakas ang phobia mo eh. Pagkakalulusot ka nina, hinihila yung balikat ko. Alam ko pag-alanganin. Driver din ako eh. Alanganin? Kaya-kaya naman. Man, buti pa dito marami pa sa bugong sa atin wala. Buhay ba kayo? Tama doon. Hindi, buhay ba kayo ang aking kuhan? Parang patag. Buhay. Wow, may aso, may dog. Nanghakbang na lang, ando na tayo. Yes. Agoy, agoy, agoy. Kauton, nakahanda na. Ay kami. Alin, hindi yun nakahanda na. Ayo ala. Rodelio! Rodelio! Ito na kami. Susurpresahin ko kayo, eh. Ha? Susurpresahin ko kayo. Ang daldal mo kasi kung kanikini ko. Ah, nakikipag babae. Alam mo ba? 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 Ba
Why? Uy, pala to. Alright mga kadidiat, ngayon nandito na nga tayo na parang kautol. Nandito tayo sa kanyang bahay at yun niya, pinag-uusapan namin niya yung kung anong oras kaya kami makakapunta bukas sa beach. Nasabi niya parang kautol alas 4 daw. Kaya yun, siguro maaga pa kami gigising at nandito na rin niya si Kuya Boy na maaga pa rin siya. Anong oras kaya dumating Kuya Boy? Yan nga si Kuya Boy, tinatanong natin kung anong oras siya nakarating. Anong oras? Nakarating ako sa SM Lipa, mga 3. Tapos eh, may pinuntahan po kami ni Kautol na biyanan niya. Tapos nakarating kami rito ng 6 na ng gabi po. Ah, 6 ng gabi. Ibig sabihin, tumigil kayo sa biyanan niya. Sa biyanan niya. At siya, parang kapanadig na nando sa loob natutulog na. Dahil na-stress yata sa akin kapag drive kanina. Dahil nung kanya motor po mga kadidin dinadala ko, mahina ko matakbo. Nung motor ko nandala ko, siyempre, iba pag yung kabisado natin mga kadidin motor natin dinadala. Alam natin yung galaw na motor natin. Pero, kung sa kanya ang takbo ay 30, naging 40. Kaya sabi ni parang kapanalig, na-stress siya siyempre. Natutulog na ako. Yun, natutulog na nga. At siyempre, kami na andito pagpapahinga. At si parang kautol nasa sa loob para may niluluto eh. At yun nga, abangan na lang po ninyo sa mga vlog namin bukas yung pupunta namin beach. At dito ko nga tinatapos yung aking simpleng vlog ngayong araw. Maraming salamat. Nakabot yung guys doon aking video. At gusto kong pasalamatan na suporta sa ating kapanalig lalong gitsaya YouTube channel sa lahat po mga viewers natin dyan. Subscriber, ganoon din po sa ating OFW at lalong git. Sa hindi po nag-skip ng mga ads sa silent viewers po natin. At ganoon din po sa sponsor ng team kapanalig sa mga surok ng mundo ko naroon. Sana palagi po kayo mag-ingat. God bless po. Bye-bye!